Welcome back to my YouTube channel, mga karabitero. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga common grasses na matatagpuan dito sa Pilipinas na ipinapakain sa ating mga alagang rabbit. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto talaga sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So, simulan na natin, mga karabitero. Ang first sa ating list ay ang Bermuda Grass or ang tinatawag na Cynodon dactylon, ang kanyang scientific name. Ito ay matatagpuan sa lahat ng tropical part ng mundo at ito ay may mataas na resistant sa tagtuyo at ginagamit itong pangunahing na pagkain ng mga hayop katulad na rin ng rabbit. Ang susunod naman sa list natin ay ang tinatawag na crabgrass. Ang crabgrass ay matatagpuan rin sa bansang Pilipinas. At ang common niyang genus ay ang Digitaria. At ang grass na ito ay mapapansin natin na ang dahon nito ay pahaba at nakadapa sa lupa pag tumubo. At ang kanyang bulaklak pag namunga ay kaya nitong maghasik ng libo-libong buto at tutubo ito ulit. At minsan ay nagiging sanhi ng pagiging parasitiko nito sa iba nating mga alaman. So, ang next sa list natin ay ang paragis grass. Ang paragis grass is common siyang makikita sa gilid ng daanan or ng kalsada. Ito rin ay matatagpuan sa mga empty spaces or mga lugar na espasyo na walang nakatayong bahay. Ito rin ay ginagamit bilang gamot sa pananakit ng tiyan at ito rin ay ginagamit rin sa panggamot ng sugat. At ito ay maraming health benefits sa ating mga alagang rabbit. Kaya ito ay magandang ipakain para sa kanila. At ang susunod ay ang kugon grass. Ang kugon grass ay makikita sa mga lugar kung saan ito ay malapit sa tubig. Ang kugon grass ay ang ginagamit sa bubungan ng isang bahay kubo. Ito rin ay pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit at wala naman tayong problema sa pagpapakain nito. Ang next naman ay ang Cynodon nodiflora or ang tinatawag na mas common na Cynodon. Ito ang ginagamit ng mga nag-aalaga sa rabbit upang maparami ang anak ng kanilang alagang rabbit. Ito ay binibigay 1 week bago magpakasta ng rabbit. Itong Cynodon nodiflora ay magandang gamitin upang ma-stimulate ang reproductive system ng ating mga alagang rabbit. So kung nagpaparami kayo ng anak at ito ay madaling na mamakita sa paligid sapagkat mapapansin ninyo ang kulay yellow na bulaklak nito. Ang next sa list natin ay ang manimanian. Ang manimanian ay ginagamit bilang decoration sa ating mga bakuran. Ngunit ito ay pwedeng ipakain rin sa ating mga alagang rabbit. Mapapansin nito sa kanyang kulay yellow na bulaklak. Ito rin ay tinatanim sa pamamagitan ng stem cutting or pagputol ng mga parte nito upang itanim ulit. Ito ay masustansya at pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. Ang next naman sa ating list ay ang tinatawag na napier grass. Ang napier grass ay tinatanim sa pamamagitan ng stem cutting. Ito ay malaking grass at kaya nitong lumaki na mas mataas pa sa isang tao. At mabilis lamang ang pagpaparami nito sapagkat sa isang buwan lamang ay pwede na tayong mag-harvest ng ating mga napier at pwede na natin itong ipakain sa ating mga alagang rabbit. So bago natin ipakain ito sa ating mga alagang rabbit ay kinakailangan itong ma-air dry para
mapanatili natin ang moisture content na mababa at hindi mag-cause ng diarrhea sa ating mga alagang rabbit. Ang susunod sa list natin ay ang tinatawag na madre de agua. Ang madre de agua ay tinatanim sa pamamagitan ng stem cutting at napakabilis lamang lumaking nito. Ito ay mapapansin sa kanyang malaking dahon at mabuhok. So, ang madre de agua ay sobrang taas sa protein kumpara sa ibang mga halaman. Ito ay pangunahing pagkain ng baka, kambing at ng iba pang alagang hayop. Kabilang na rin dito ang ating mga alagang rabbit. Ang susunod naman ay ang tinatawag na maramais. Ang maramais ay parang mais na inaayos muna ang lupa bago magtanim nito. Ito ay may mahabang dahon at maganda itong ipakain sa ating mga alagang rabbit sapagkat ang isang puno nito ay napakarami ang makukuha nating dahon at masustansya pa ito sa ating mga alagang rabbit. Ang susunod sa list natin ay ang tinatawag na mulberry. Ang mulberry ay matatagpuan sa mga kagubatan ngunit tinatanim ito sa pamamagitan ng stem cutting. Pwede kayong makabili ng mga buto ng mga puno nito at itanim sa ating bakuran sapagkat mabilis lamang ito lumaki at magandang ipakain ito sa ating mga alagang rabbit at wala naman tayong problema sa pagpapakain ito sa kanila. At ang susunod naman ay madaling pamramihin at pwede rin kainin ng tao. Ito ay ang tinatawag na talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay mabilis lamang paramihin. Ito ay tinatanim sa pamamagitan ng stem cutting at ito ay hindi nangangailangan ng maraming tubig upang mapalaki ng maayos ang mga ito sapagkat sila ay highly resistant sa init at mabilis din dumami na pwede nating ipakain sa ating alagang rabbit at maski sa ating sarili. At ang isa pa sa list natin ay ang tinatawag na carabao grass. Ang carabao grass ay matatagpuan sa mga tropical na part ng bansa. Nakabilang na dito ang Pilipinas. Ang carabao grass ay napakadaling paramihin. May mabibiling buto nito at pwedeng ihagis lang at tutubo na ang mga ito. Ngunit ito ay madali rin makita sa paligid sapagkat ito ay mabilis magparami at nakikita sa mga open spaces or sa mga palayan or mga lugar kung saan nagpapastol ng alaga. At ang last sa ating list ay ang dayami or rice hay. Ito ay matatagpuan pagkatapos mag-harvest ng palay. Ang natitira nitong puno ng palay ay pag natuyo ng araw ay ang tinatawag na dayami. Ito ay mataas sa fiber sa ating mga alagang rabbit at ang pagpapakain ito ay wala namang problema or komplikasyon kaya okay na okay ito ipakain sa ating mga alagang rabbit. So, hanggang dito na lamang ang ating video. Kung meron kayong natutunan, please like this video and share to your friends and don't forget to subscribe to our channel. Bakit? Kasi once na umabot tayo ng 5,000 subscriber ay mamimigay tayo ng free rabbit. So tandaan mga karapetero, makasubscribe muna tayo sa channel natin para magka-chance tayo mabigyan ng free rabbit. At nagsisimula pa lang ang Rabbitry Philippines. So magtulungan tayo bawat isa.